pakinig. Narito ang kasaysayan ng isang lalaking buntik mawala ng pamilya. Siya ay si Dennis. Pangarap ko na magkaroon ng sariling matatag na negosyo. Kaya naman, maraming beses kong sinubukang abutin ang aking pangarap. Ano, Dennis? Magre-resign ka sa trabaho mo? Naman! Malaki na kinikita mo sa kumpanyang yun. Hindi ka pa nanghihinayang? Noemi, mas malaking kikitain ko sa itatayo kong negosyo. Kaya kailangan pagbuhusan ko ito ng panahon. Hindi ka ba nahihiya sa mama ko? Siya nagpasok sa'yo sa kumpanya ng kaibigan niya pagkatapos basta mo nalang iiwan? Mauunawaan din tayo ni Mama Salud. Importante itong gagawin ko. Giginhawa tayo rito. Hirap naman sa'yo. Binibilang mo na agad ang sisiyo kahit hindi pa nababasag ang iplog. Paano kung magutom ulit tayo? Tulad ng mga nakarang pagkalugi mo sa negosyo. Iba na Dennis, ito. Dennis, maisip ka nga. Iba na nga ito. Hindi na mangyayaring katulad noon. Huwag mo na sana kaming ilagay sa alanganin. Kung gusto mo magnegosyo ka, pero huwag mo munang iwan yung trabaho mo. Magugutom ang pamilya natin. Mababaw na naman tayo sa utang. Muna pa siya ko. Ano? Kailangan din ang bubuksan kong business ang panahon ko. Kaya, magre-resign ako. Dennis! Kahit ayaw mo. Sige. Kapag ginawa mo yan, maghihiwalay na tayo. Noemi. Narinig mo sinabi ko? Ayoko nang mabaon sa utang at kahihiyan. Kaya iiwan ka namin ni Micah pag tinuloy mo ang gusto mo. Tama ang ginawa mong paninindigan, Dennis. Lalaki ka eh. Kaya ikaw ang dapat masunod. Pero, Lambert, iniwan ako ng pamilya ko. Babalik din si Noemi sa iyo. Kapag nakita niya ang pagyaman natin, kaya huwag ka na mag-alala. Sana nga. Ayoko rin namang mawala sila sa akin ng tuluyan. Tinitingnan lang ng asawa mo kung aamuin mo siya. Kaya tatagan mo ang sarili mo. Siya ang kusang umalis. Kaya dapat siya rin ang kusang bumalik. Huwag mo sirayin ang araw mo, Fred. Lambert. Dahil sa ginawa ng iyong mag-ina. Ta, planuin na natin ang pagsisimula ng business natin. Bakit malungkot ang apo ko? Naalala ko po si Daddy. Lola Salud. Namimiss ko na po siya. Don't worry. Magkikita rin kayo ng Daddy mo. Paano po mangyari yun? Galit po si Mommy kay Daddy. Bakit naman kasi nagimulay pa sila? Huwag kang mag-alala, Maisa. Pag dumalaw dito ang daddy mo, papakita kita sa kanya. Totoo po, Mami? Totoo. Pangako yan, anak. Sana, huwag kang magalit sa akin, ha? Dahil sa pag-iwan natin sa daddy mo. Kasi gusto ko lang sabihin ng leksyon para huwag niya tayong laging ilagay sa alanganin. Mami! O siya, tama na. Huwag na kayong umiyak na mag-inas. Ang mabuti pa, samahan niyo akong mamasyal nang malibak na tayong lahat. Lambert,
pasensya na, pare. Hindi ko naman nakalaing walang kwenta pala nakakuha natin pwesto eh. Lugi na naman ako, Lambert. Tama palang asawa ko eh. Hindi ko dapat iniwang kagad ang trabaho ko. Ngayon, nawala ng konting ipon ko. Nawala pa sila sa buhay ko. Kaya mo, pre. Mangungutang ako para makabangon tayo. Pero ngayon, pare, mag-inuman na lang muna tayo para makalimot. Ilang araw ka na palang may sakit. Hindi mo man lang ako tinawagan. Buti na lang pala. Dilalaw kita. Kuya. Kuya Alphon. Alam ko na. Tungkol sa binuksan mong business, ang problema, no? Bakit ganun, kuya? Bakit lagi na lang ako nabibigo? Bakit hindi ako maging kagaya mo? Successful sa negosyo. Dahil hindi lahat, ipinanganap para maging negosyante. Dahil hindi pare-pareho ang kapalara ng tao. Kahit pa nga ng magkapatid, makagaya natin. Wala ng pamilya ko, Kuya Alphon. Hindi mo masisisi si Noemi. Maraming ulit kanyang sinamahan sa pakikipagsabalaran mo. At ngayon lang siya nakiusap sa'yo. Pero hindi mo siya pinakinggan. Wala na rin ang pera ko. Paano pa ako ngayon? Magtrabaho ka uli. Ha? Pagkatapos, sundin mo ang iyong pamilya. Wala akong mukhang maiharap sa kanila. Lugay-lugay ko. Walang-wala. Teka. Ano kaya kung sumama ka na lang na mag-abroad sa best friend ko? Ha? Maganda noon sa kumpanyang pinapasukan niya sa Dumay. At iwan mo na yung mga kaibigang bad influence lang, ha? Kuya. Tol, alam mo, kahit may edad na tayo, dapat pa rin tayong maging maingat, ha? Sa ating mga kakaibiganin, maging mapili tayo. Para hindi masira ang ating buhay. Si Dennis, Kuya Alphon? Oo. Hindi man lang nagpaalam sa amin. Tinalo ng matinding hiya ang kapatid ko, Noemi. Dahil napatunayan niya na nagkamali na naman siya. At dalawang taon bago siya makakauwi. Parang hindi na kami mabubuong muli. Huwag mo sabihin yan, anak. Naniniwala ako na babalikan ka na manugang ko. Oo nga naman. Maling naghahanda lang si Dennis. Basta hintayin mo lang ang kanyang pagbabalik, anak.
mukhang busy ang mami mo, apo. Medyo hapo, ma. Kasi maraming order sa akin na pabango ngayon. Doble kaysa dati. Eh, kasi Noemi, may sasabihing mahalaga tong anak mo. Ha? Ano yun, anak? Mami, may padalang package si Daddy para po sa ating lahat. Talaga? Opo. Inatid po lang kasama niya sa trabaho na umuwi dito. Mami, mahal pa rin po tayo ni Daddy. Hindi niya po tayo nakalimutan. Tumaba ka sa abroad, ha? Mukhang hiyang ka. Eh, pinilit kong masanay, kuya, para makaipon. Mm-hmm. Oh, kumusta na nga pala mag-ina ko? Naiya na kasi ko, kaya hindi ko na uli sila tinawagan ng aking anak. Ay, naku, tol. Tiyak na miss ka na ni bahay ka, ha? At, uy, si Noemi, may pwesto na lang mga pabango. Talaga? Oo, yun ang negosyo niya. Nag-resign na siya sa office. Nagmaging matatag na ang tindahan niya. Sabihin na akong makita at makasama ang aking mag-ina. Oo, eh di puntahan mo na sila. Pre! Dumating ka na pala galing Dubai. Pero, hindi pa kita nakakita dito sa daan, hindi ko malalaman. Eh, kahapon lang ako dumating, Lambert. Naroon ako kina Kuya Alfon. O, inuman naman tayo. Ha? Alam mo, pare, may sinimulan akong business eh. Baka gusto mo sumusyo. Pasensya na, Lambert. May contract pa ako sa Dubai na dapat balikan. Umuwi lang ako rito para iayos ang aking pamilya. Uy, wala ka bang balak na mag-business habang nasa abroad ka? Kailangan ko kasi ng kasosyo, pre. Lambert, pasensya na. Tinanggap ko nang hindi para sa akin ang pagnanegosyo. Iyon ang ginagamit ko sa pagtataguyod sa anak natin. Daddy, balik ka na sa amin ni Mami. Ayaw ko po magkahiwalay kayo eh. Talaga namang gustong-gusto ko nang bumalik sa inyo. Ang problema lang, matatanggap pa kaya ako, Noemi? Dennis, naghihintay lang naman ako. Nakunin mo kami. Una na ako, Nay. Muli nang nabuo ang aming pamilya. Ngunit binalikan ko pa rin ang 2 taon kong kontrata sa Dubai. Matapos yon, tinulungan ko na lamang ang aking asawa sa mga negosyong tindahan ng pabango. Ako po si Dennis at ito ang aking buhay. Ang kapalaran ni Pedro
ay hindi kapalaran ni Juan. Kaya marapat lamang nahanapin ang bawat isa sa atin ang ating kapalaran. Baka nagsiganap, Rosana Villegas, June Lica.